Morning, it's a Sunday morning. Ayan, good morning po sa lahat. Okay, so makikita nyo mga guys, no? Meron tayong hawak dito na hygrometer. So bale, ito yung pang 20th day ng naglilimlim natin, ha? Babae, ayan. So bale, nandito tayo sa tulungan. At sabi ko nga sa inyo nung nakaraan na i-try nating tingnan kung ano ba yung humidity at temperature ng isang inahin kapag nasa hatching period na. Alright. So bago ang lahat, ayan, nagpapakain pala tayo ng ating mga sisiw. Ayan. Ang sarap ng kain nila, oh. Alright. Anyways, so pasukin natin dito sa loob, guys. So dahan-dahan lang tayo kasi namimisa na yung ating babae. Ayan, namimisa na yan. Alright. Ayan, namimisa na po yung babae. So ang gagawin naman natin ay i-test natin kung tama ba yung init na ginagamit natin sa incubator. Alright. So ito, guys, disclaimer lang, ha? Hindi tayo expert sa mga ganito. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung actual na init ng isang inahin kapag nasa hatching at yung actual na humidity ng isang inahin kapag nasa hatching period na. Alright. So namimisa na itong ating babae, guys. Ito ay sweater. Haplosin natin. Okay. Okay, relax ka lang. Oop. Ayun yung sisiw, lumabas na. Meron pang tatlo o dalawang piraso na hindi napisa, pero may mga sisiw na yan sa ilalim, guys. Yung ating sweater. Ayan. Ayan po. So dyan ka muna. Oop. Oop. Alright, so ito naman. So bali ito, yung probe niya, ito lalagay natin sa ilalim. Alright. Excuse me. Yeah, lagay natin. Yeah, lagay natin sa ilalim. Yung sa pinakailalim. Para makuha natin yung actual na temperature ng isang inahin. Alright. Yan, nasa ilalim na yun. Yun. Okay. Sorry. Kunin lang natin yung. Yan, nasa ilalim na yan, guys. Ayan. Oop. O, tapos dito na tayo. Yan. So bali, mag-antay-antay lang tayo ng mga ilang minutes. Siguro mga 10 minutes para mabasa ng maayos yung probe, yung init ng inahin. Ayan, tumataas na, oh. Ang bilis lang. So yung kanyang humidity ay kanina, yung hindi pa natin pinasok, ay nasa 70+. Ngayon ay 80%. 81. Ayan. Tumataas na. So guys, ito yung actual na init ng isang inahin kapag naglilimlim at actual na humidity. Gamit itong ating hygrometer na kay bago-bago. Pero ito, guys, ay calibrated na. Itong hygrometer natin. Ayan. So yung temperature niya ay 34.6. So ayan.
Okay, 34.9, tumataas, 83%. Ayan, nantin lang natin. Uy, bumaba ulit oh. 81, bumalik sa 81. So, isa mga napapanood natin sa YouTube guys, no? Yung humidity na ini-explain sa YouTube. Actually, yung sinasabi ko rin ay nasa 70 to 80% humidity. So, ito ay nasa 81% humidity. So, medyo pa okay pa rin siya. Pasok pa rin. Alright. So, yung calibrated pala nito. Okay, yung calibrated pala nito ay minus 2. So, ito ay nasa 79%. Alright, 79%. Nung kinuha natin tong humidity at temperature, nung naglilimlim pa lang siya, yung nasa 1 to 18 days pa lang, ay yung humidity niya ay nasa 52. Siguro yun? Hindi ko makalimutan, no? 52. Tapos, yung humidity, ay yung temperature na ay nasa 42.2. Ito pa rin yung hygrometer na ginamit natin noon guys. Oh, tama. O, tingnan nyo. Yung humidity niya ay naglalaro lang sa 80, 81, 82, balik until sa 80, 81, 82, alright. Bumaba ng 79. So, tama nga. Kapag nasa hatching period na tayo ng ating mga sisiyo, yung humidity niya ay talagang mataas. Mataas talaga. So, tamang-tama nasa 70 to 80% humidity. So, okay, tama yung sa na-explain sa YouTube. Wala naman talagang walang actual na temperature, walang actual na humidity. Meron lang is yung anong tawag dito guys, yung ideal. Ayan, ideal lang. Ayan, wababa na siya, 77, 38.6. So mga antayin natin mga kahit mga 2 minutes lang. Dito natin itabi. Ayan, para kitang-kita na yung init niya ay ganun. Ayan, 38.9. So itong 38.9 nasa to guys, nasa yung doon natin to ibabase sa thermostat, nasa to 36 point something, 36.8 36.9, mga ganun. So siguro pwedeng hindi natin galawin yung init ng incubator guys, no? Basta mataas lang yung humidity at maganda yung air circulation, kahit hindi na pala natin hindi na natin galawin yung init. Kasi ako ginagalaw ko, medyo pinabababa ko yung init. But okay naman yung pisa. Pero siguro pwede lang hindi natin pababain. Well, malalaman natin yan sa mga susunod na incubate natin. Pero yung mga in-incubate ko guys ay nasira. Kasi kahapon ay whole day na brown out. So, talagang brown out dito, ibang klase. Ayan. So, ayan guys, no? Medyo nasa 6 minutes na tayo na 6 minutes na tayo na nilagay natin tong probe.
At yun nga, nasa 70 to 80 lang. Alright. So, siguro aabot ng 40 degree Celsius itong nga si Baba, itong maliit. Pero hanggang dyan lang siguro siya. Alright, so yan guys, ito yung actual talaga. Actual, walang halong ano to. Yun. O, actual talaga, yan ah. Actual na actual na humidity ng isang inahin at actual na init ng isang inahin. Alright. So, yan po. Siguro mababa talaga ng konti. Kung paabutin pa natin ng mga ilang pang mga minute, siguro aabot lang to ng 40. Okay. Aabot lang to ng 40. Kasi nung nakaraan, nung 1 to 18 days pa lang, umabot to ng 42. So ngayon, medyo matagal-tagal na ngayon, pero hindi pa siya umaabot ng 40. So 39 pa lang. Siguro, siguro pababain konti yung temperature sa incubator. So tama naman. Okay. Napakaganda. Napaka-accurate ng ng inahin talaga. Alright. So yun lang naman guys. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yung pinaka ayan, accurate. Pinaka temperature ng inahin kapag naglilimlim o kapag nasa hatching period na. Ayan po yung kanyang temperature. Oop. Alright, so maraming salamat guys. So sa susunod ulit na video, thank you.